Kumusta mga senior high school students? Okay pa ba kayo dyan? Huwag i-pressure ang sarili sa mga modules. Enjoy lang. Dahan-dahan lang sa pag-aaral at siguradong matututuhan nyo rin lahat ng inyong mga subjects. Kailangan lang ng pagtsatsaga at konting pasensya. Dumako na tayo sa ating topic ngayon. Most Essential Learning Competency Number 5. Compare and contrast how one particular issue or news is presented through the different types of media. Ano-ano ba ang iba't ibang types of media? Number 1, print media. This type of media is used to describe the traditional or old-fashioned print-based media that today's parents grow up with, including newspapers, magazines, books, comics, or graphic novels. Another examples of print media that we use in today's generation are brochures, posters, and flyers. Number 2, broadcast media. Broadcast media includes videos, audios, written content that provides important or entertaining information shared by different methods like television, radio, and movies. Number 3, new media. New media are products and services that provides information or entertainment using computers, mobile devices, or the internet, and not by the traditional methods such as television and newspaper. Examples are digital games and social media platforms. Dahil sa makabagong panahon at teknolohiya, ang ilan sa mga nabanggit ko na halimbawa kanina ay hindi na lang natin makaklasify sa iisang media type. Halimbawa ay ang mga sumusunod: newspapers, magazines, radio programs, TV shows, and movies. Dahil available na rin ang mga ito sa internet. Dahil ito sa tinatawag na media convergence. Media convergence is the interlinking of computing and other information technologies, media content, media companies, and communication networks that have arisen as the result of the evolution and popularization of the internet. Halimbawa, ang mga radio programs ng DCRH. Dati sa radyo lang napapakinggan, ngayon napapanood na rin ang kanilang mga programs sa digital platforms katulad ng YouTube at Facebook. From broadcast media, available na rin ang DCRH sa new media. Another example is the Philippine Daily Inquirer newspaper na available na rin ngayon sa digital platforms. From print media to new media. Another example is promotional poster. Instead of printing, ina-upload na lang ito sa Facebook. Gumagamit tayo ng iba't ibang types of media para maghanap ng balita, matuto ng iba't ibang bagay, at para ma-entertain ang ating mga sarili. Sa pamamagitan ng advanced technology, pwede tayong mamili ng uri ng media na gusto nating gamitin sa anumang oras o lugar. Pwede tayong makinig sa radyo habang nasa sasakyan. Pwede tayong maghanap ng impormasyon at balita sa ating mga laptop or mobile devices. Ayon sa research, mahigit 76 million social media users na ang mayroon sa Pilipinas. At ang mga Pilipino ang nangunguna sa listahan pagdating sa pinakamatagal na naglalaan ng oras sa social media. Ito ay nagpapatunay na malaki ang epekto sa mga Pilipino ng new media. Pero ano nga ba ang role nito sa ating society, especially social media? Sa palagay niyo ba, nakaaapekto ang social media sa ating kultura? Mag-iwan lang ng comment sa ibaba para sa inyong mga kasagutan sa aking mga tanong. Mahalaga sa akin ang inyong mga sagot dahil ang opinyon ng kabataan ay mahalaga sa lipunan. Magkita-kita tayo sa aking next video. God bless and stay safe.